Good morning guys, sa ating lahat. Ayan, sa hindi pa nakakilala sa akin, my name is Raylene Makauling. Guys, gawa lang ako ng short video kasi ayun, gagising ko lang. gawin ko lang yung ng video itong moment na to kasi gagising ko lang at nakatanggap ako ng tawag galing sa Pilipinas. So, kausap ko yung anak ko. So, ito nata yung magandang gift ngayong Mother's Day kasi ilang buwan ko na siyang hindi nakakausap. So, ilang buwan ko na kasi siyang hindi nakakausap. So, parang sobrang miss na miss ko siya. So, ngayon lang siya tumawag. Ngayon lang sila tumawag. So, alam niyo guys yung feeling na ano? Yung feeling na parang gusto mo siyang yakapin. Hindi mo magawa. Gusto mo umuwi pero hindi ka makaka-uwi kasi nga hindi to ka layo-layo. Yung mga ganun. So, parang sa mga mother dyan, saludo talaga ako at ramdam ko kayo mostly dito sa bansang Silangan na nagtitiis para sa pamilya, para sa mga anak na naiwan sa Pilipinas. So, ramdam ko kayo guys kasi ay ganyan yung sitwasyon ko ngayon. Pero, yun na, sabi nila na, think positive lang. Kaya sobra. So, talagang takas yung sasabihin niya na mag-aantay ako, yung mga ganun. So, parang, my God, you know, sobra talaga. Pero, tapos nakita niyang, syempre kahit paano hindi mo may iwasan na maiyak ka kasi na yung anak mo doon. Tapos sabi niya na, ma, ba't pa umiiyak? Yung mga ganun, yung parang, huwag kang umiiyak kasi iiyak din ako. Parang, kailangan, dito, parang mag-isip mo sa sarili mo na, kailangan ko maging malakas para sa kanya kasi, mga parang, ano, bilang anak. Siguro talagang ayaw niya na makita na masaktan ka na umiiyak yung nanay niya. Ganun, so yun, sabi niya na, mag-antay ako dito, ma, na, siyempre bata. Tsaka talagang kahit na bata pa siya, parang nararamdaman niya na. Kasi ganun talaga yung anak ko noon. Sobrang napaka-proud talaga ako sa kanya noon. Kasi yun, dati na nagkakaroon kami ng problema. Ng talagang pag umiiyak ako sa isang tabi, kahit na, ano pa lang yun siya noon, 1 years old, 1 and a half, parang nasa ganun pa lang siya noon. Umiiyak ako sa kwarto na nandiyan. Talagang natatouch ako kasi talagang hindi yan siya maglalaro, doon lang din siya sa tabi ko, tapos pupunasan niya ng panyo yung mukha ko, yung mata ko, sabi na, huwag naiyak ma, yung mga ganun, sobrang nakaka-touch yung ganun, yung ganun moment. Kaya sabi, noon talaga, parang ayaw ko talaga siyang iwan, kasi talagang nakikita ko sa kanya na, parang hindi ko kaya, pero gawa nga ang hirap ng buhay sa Pilipinas, kaya napilitan ako na pumunta dito. So ngayon, talagang nangiisip ko na, ayun, talagang ganun pa rin siya, ganun pa rin yung anak ko. So, thankful ako kay God dahil na kumbaga nandiyan siya, siya yung naging lakas ko, anak ko yung naging lakas ko. Kaya sa lahat ng mga single mom dyan na nandito sa bansang Silangan, talagang kaya natin yan guys. So tiwala lang, alam ko na sobrang hirap, alam ko yung sakit, pero think positive lang tayo, yun. At dahil dyan, talagang magandang morning ko kahit na napaika ko ngayong umaga. Ito yung magandang regalo ngayong Mother's Day sa akin. So, ginawa ko tong short video na to para i-share lang sa inyo guys na ganun yung nararamdaman. Siguro, hindi ko alam ng iba, pero para sa akin dito yung nararamdaman ko. Sobra talaga ako malungkot din sa anak ko. In terms pagdating talaga sa anak ko, talagang sobra talaga yung feel, yung ano po, yung nararamdaman ko. Kunting ano lang, parang iyakin talaga ako. Ganun ako. Pero, yun nga. Hindi naman. Pero, yun nga guys, ganun lang talaga. Kunting tiis lang para sa ating mga anak. Diba? Yun naman talaga. Kaya nandito tayo eh. Para mabigyan sila ng magandang buhay, yung mga ganun. So, yeah, na-share ko lang yan sa inyo guys kasi talagang na-touch talaga ako sa pinaggagawa ng anak ko. So, I'm proud na may anak akong ganun. At, yeah. So, para sa ating mga single mom, laban lang para sa ating mga nagagwapuhan at nagagandahang mga anak. Yun. At dahil dyan, yun naman po. Wala na iba. Yun lang yung ma-share ko ngayon sa inyo. So, sa lahat po ng hindi nakaka-subscribe, please subscribe my channel para po maantabayanan nyo ang aking buhay dito sa Kuwait. Yun lamang po guys. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa aking video ngayon. Yun lamang po. At bye-bye.